Guys, no? Naku po. Mukhang hindi na magagilap itong Alice Go-On na ito eh. Naku po. Hindi. Ito, importanteng tanong to. Mahaba to, guys, no? Papaliwanag ko na lang, ano? Pero pakinggan muna natin yung tanong dito. Okay. Yes po. Attorney Stephen, kanina natanong ni Sir Ted, no, na kung kasama ba niya yung kanyang mga kapatid. Sa ngayon po, nasa Tarlac po ba si Mayor Alice Guo? Paiba-iba naman siya ng lugar. Sa Tarlac kasi medyo delikado siya doon dahil may mga drone na lumilipad doon sa kanyang bahay. Yun nga kasi yung problema na pinatag mo yung isang tao ng bahay, paiba-iba siya ng lugar. Na hindi na po natin sasabihin for her safety din po, ano. Pero oo naman, sir. Paiba-iba ng lugar. Ano ibig sabihin ng paiba-iba lugar? Di patago-tago siya dahil pinapaliparan ng drone. May mga drone na ano. Eh ano naman kung may mga drone? Di ba? Eh drone lang naman yon. Di nakita mo may drone. Ano naman yon? Eh mayor naman siya. Di ba? Di man siya private individual. Artista ba siya? Public servant ito. O, palagay mo ba may lumipad na drone? Eh lagi nga siya sa TV. Nasa mayor to, di ba? Eh, bakit takot sa drone? So, patago-tago siya. Yun yung term yun eh. Palipat-lipat, patago-tago. Nagtatago siya sa drone. Tama, mali. Yun yung sabi ng abogado niya eh. So, patago-tago siya ngayon. Hindi natin alam kung nasaan siya. Kasi ang nakakatakot dito, guys, hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. Tama, mali. Hindi natin alam yung whereabouts ni Alice Go at hindi na siya naka-attend. Paano kung tumakas na rito kasama ng mga manager ng ano, 'di ba? Kaya hindi identify kung nasaan siya. 'Di ba? Kaya nga suggest natin kunin yung thumb mark niya kasi parang mukhang malabo nang matapos siya sa NBA, hindi tagal-tagal mag-match. Ang kailangan lang natin clear copy ng thumb mark nito. Kasi clear copy na yung kay Waping eh. So madali nang ano yung specimen yun eh. So ito na lang nito, wala tayong may malino na kopya. So sana makagawa ng paraan na si Senator Ontiveros o kaya si Gatchalia na makuha. Kaso nga lang ganitong patago-tago pala to ngayon. Kasi pwede mong sabihin nasaan siya, patago-tago. Paiba-iba ng lugar, 'di ba? Sabi ng abogado niya. Eh madali lang sabihin 'yun eh. Yung pala wala na. 'Di ba? O maghabol na kay Istanbul Mayor. So hindi natin alam kung nasaan siya. Hindi natin alam kung ibinauna siya ng sindikato or sinunog na siya or wala na siya. So, wala nakakalam ng whereabouts niya, hindi man lang inano ng government. Dapat kaya 'yun napaka-importante ng preventive detention. Kaya importante yung preventive detention eh. Kung naka-detain to, hindi na 'to makakatakas, 'di ba? Eh ngayon, dahil wala nang preventive detention, 'di ba? O anong ginagawa ngayon? Patak-patakbo ngayon siya. O hindi malaman kung nasaan. O ayun yung problema ngayon, 'di ba? Palipat-lipat. Eh saan? Patago-tago. Yung palipat-lipat, kung ano ka naman, lumipat ka lang doon, siya patago-tago dahil may drone. Yun sinabi. Iniiwasan niya, tinataguan niya yung drone eh. Oh. Yung mga sinasabi ng iba na baka hindi lang hindi nasisipot, baka talagang totally eh, tumakas na po daw patakas si Alice Guo. Ano pong tugon niyo doon? Talaga yan. Speculations yan eh. Tingin mo naman hindi. Kasi tingin mo. Tingin mo yun. Eh kamoting kahoy ka pala eh. Tingin mo, bakit? Ano ba? Kambal mo ba yan? Kahit nga mismo kapatid mo, hindi mo pa nisiragrado o galing niya, pwedeng, di ba? Ito, kliyente mo lang, hindi mo na ngayon mo lang nakilala yan. Sasabihin mo, hindi tatakas yan. Bakit ha? Meron ka bang nilagay sa paa niya na, ano? Na parang, ano ba tawag doon, tracker? Oo, nasa safe house mo ba siya? May microchips ka bang inilagay sa kanya para ma-monitor mo na hindi tatakas siya? Di ba? Yun ang napaka-ano naman yun. Speculation. Yan ang, sa'yo yung speculation. Kasi talagang nagtatago na to. Oh. Ba, eh, nakita mo lang yung ibang mga inahanap nila sa Senado ng mga ano daw. Oh. Yun talaga mga operators ng Pogo. Nasaan yun? Di ba? Wala na nga yun eh. Talaga yun. Talaga. Operator ng Pogo eh, nakakulong. Kalimitan nung kasama nito, di pala nito alam ang kwento eh. Hindi siya private individual. Unang-una, ilagay mo sa kukote mo. Hindi to public ano to, public official or public servant. So,
government official siya, hindi siya public, hindi siya private citizen na sinasabi mong private citizen, no? Mali ka agad dun eh. So, yan yung lagi mong iano. At saka, ito pinuno, ilalagay mo sa kokote mo yan. Siya pinuno ng Bafulan. Corporation ito. Ngayon, itong corporation na to, yung mga member niya, under sa kanya, puro sindikato. So, mga kung ano-anong kaso. Tapos siya, meron siyang unexplained wealth. Hindi malama kung saan galing yung mga salapi niya, nakabili siya ng helicopter, nakabili siya ng ganito, ng McLaren, no? Samantalang yung mga kapatid niya, wala naman. Diba? Siya lang ang ano. Siya yung leader eh. Siya yung leader, di ba? Yung tatay niya, may helicopter ba? Wala. Siya lang. So, ibig sabihin, bilang pinuno ng Bawulan, ng mga sindikato, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam doon. Di ba? So, ang pinaka ano natin dito, nasaan na si, ano? Tumakas na siya noon pa. Tumabay na doon. Kaya siya hindi siya tumakas noon pa. Siyempre, hindi siya makatakas. Mayor pa siya eh. May power pa siya eh. Alam niya, marami pa siyang galamay. Di ba? Kaya nga 50 na pulis ang sinibak dyan. 50 na pulis ang sinibak. Hindi mo ba alam? Tapos, wala pa siya mga kaso nun sa ganito. Hindi pa na, kasi ito, kung makakapagsinungaling, magisinungaling, akala niya lulusot yung mga kasinungalingan niya. Ngayon na ungkat na yung mga evidence laban sa kanya, mag-iiba na ng senaryo yan. Di ba? Pagtakas na talaga ang kasunod niyan. Ayun. Talagang kasamahan niya yun. Ikat na hindi niya mga tropa yung mga din. Last na lang po sa akin, attorney. Ito po nangyayari ngayon. Sinabi niyo po kanina, sana magkaroon ng malinis na laban at maayos na proseso itong inyo pong kliyente. Yun nangyayari po ba ngayon sa tingin niyo? Parang trial by publicity na lamang at parang nagagamit na po ba ito sa tingin niyo na lang nung ibang mga opisyal para sa paparating na eleksyon? Ano po ang opinion niyo dyan? Hindi. Nakita mo naman ang basahin mo lang yung social media. Convicted na siya sa social media. Basahin mo lang. Ano ba yan? Ano kasi, ba yan? Di ba internet? Bakit siya convicted doon? Kasi malalakas ang ebidensya laban sa kanya. Sa kanya, hindi niya mapatunayan. Bilingin naman siya ng venue eh, tinanong siya eh, puro kasinungalingan lang sinagot niya eh. Paano siya kakampiyan ng mga tao? Hindi talaga siya Pilipino. Justice. Kahit naman, ako nga, dami kong basher, hindi ko alam, bakit ako magkakabasher. Trabaho. Paano hindi ka magkakabasher? Isa ka pang puro kasinungalingan, sabi mo, private citizen siya. Paano magiging private citizen ito? Public servant ito. Public official ito eh. Government official. Kulang naman yan. Mm-hmm. Pero ang point lang dyan, hindi yan trial by publicity. Ano yan? And dami ng conclusion ng sambayanan dyan. Although, wala ba naman talaga kami naiyahatag na ebidensya sa proper photo? Paano mga trial by publicity? Government official ito. At yung mga tanong sa kanya, hindi niya masagot. Puro hindi niya alam, solong anak, pero ang dami naman niyang ano. Ikaw nga, hindi mo masagot. Tinanong ka ni Ted Pailon eh. Sabi mo, hindi ko alam. Hindi mo alam. Kasi ngayon lang dumating yung mga ano niya. Ito mo, hindi mo kilala kliyente. Hindi mo alam yung gravity ng ginawa niya. So, wala kang alam. Na ano ka nga ni ano eh. Yun yung ating susunod, no? Yung mahaba kasi yung interview na to. At nasukol ang abogado ni Gorito kanina. Hindi siya nakasagot eh. Kasi napaka-importante lang nito na siya ay patago-tago pala siya ngayon. So, mismo sa abogado niya galing na patago-tago. Yun lang po muna at maraming salamat. I love you all. Paki-like and share na lang para makarating sa kinangukulan kay La Sherwin, kay La Raisa, no, mga senador natin, na ito pala ay patago-tago na. So, mahirap yan. So, paki-like and share na lang mga kapatid. Thank you so much and I love you all. Kung hindi naman mabigat sa inyo, salamat po.